That's a very wild suggestion. Kampante po kami na ang State Department naman po at ang administration ni President Trump, dahil sa malapit na pagkakaibigan ng ating presidente sa kay President Trump, ay nakikita ang halaga ng patuloy na kooperasyon sa parte po ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Alam niyo naman po, parang dito po sa Pilipinas, no, kahit sino naman pong kongresista po pwede maghain ng panukalang batas, pero ang chances na yung panukalang batas po na maisabatas ay napakaliit po. No? So hayaan na natin na po yan. Yan po ay personal opinion ni Congresswoman Wild. Hindi natin pinaghihimusukan yung mga desisyon ng mga soberenyang bansa. Kung gusto nilang gawin, gawin nila yan. Pero kampante nga tayo na sa tingin ko, kinikilala naman ng Estados Unidos ang halaga ng Pilipinas sa pagiging partner niya pagdating din sa mga usaping national security ng Estados Unidos mismo. So hayaan na po natin na gumulo ang proseso sa Estados Unidos, pero iisa lang po yan out of ilang hundreds of congressmen and women ang nasa US Congress, at kinakailangan aprubahan pa rin po yan ng Senado, dahil kapareho naman ang sistema nila ng Amerika at ng Pilipinas pagdating po sa legislation.